Doon naman tayo sa City Ordinance na Baguio Patients' Rights Ordinance. At I was privileged to author this ordinance noong tayo ay kasama pa sa Sanggunian. At ito yung Ordinance number 42, Series of 2017. Ito ay dinidefine lang niya kung ano ang pwedeng mangyari pag ikaw ay na-hospital care dito sa ating syudad, no? At meron tayong mga rights and responsibilities sa mga healthcare professional patient relationship, at among others yung right to medical care and treatment. Nobody or no hospital or clinic can refuse to treat you when you go to them, no matter what state of health you are in, ano? Another is the right to informed consent. Yung kailangan malaman mo kung ano yung sakit mo, ano yung treatment na gagawin sa'yo. There should be a clear explanation in layman's term, sabi natin. Hindi yung medical term na mga doktor lang at nurses ang nakakaintindi. In plain, simple language, sasabihin nila sa'yo. Yan yung informed consent. Meron din tayong right to privacy, and ang pasyente dito sa Baguio has a right to be left alone when it will not prejudice yung kanyang necessary medical care. And hindi mo pwedeng bigyan ng publicity yung pagka-hospital ng isang tao dito. And ang sinasabi natin, unless of course when public safety is concerned, eh, kung meron kang disease which will affect the health of the city, then yung right of privacy will be taken out. You have also a right to information. Yung mga kamag-anak mo ay dapat mapaliwanagan kaagad kung ano ang sakit mo. It's the same as the right to being informed of all the illnesses, treatments na mapupunta sa iyo pag ikaw ay nagpunta sa ospital. Meron ka ring privilege communication. Hindi pwedeng na lahat ng chart mo, lahat ng medical records mo ay i-open to the public. They should be treated with confidentiality. At of course, there is a doctor-patient privilege information. Hindi niya pwedeng i-divulge kung ano ang medical condition mo, except again, kung public health is concerned. And in the interest of justice, kailangan sabihin kung ano ang sakit mo. Then, like a lawyer, kailangan mong, or there should be a right to choose a physician or doctor that will attend to you. And hindi pwedeng isalpak ka lang sa ospital at sabihin ito yung magiging doktor mo. If you have your own private doctor, then you should assert that right to a private doctor. Meron ka ring right to religious belief, no? Even if you are treated sa isang Catholic institution, kung hindi ka Katoliko, you cannot be denied access and you cannot be imposed upon. Na halimbawa, merong daily mass doon sa Catholic hospital na pinagdalan sa'yo, hindi ka pwedeng i-mandate na mag-attend ng mga ito. Then, of course, your medical records should always be available. Yung right not to be detained. Pag ikaw ay na-discharge na, at although meron ka pang balanse sa hospital bills or sa doctor's fees, no hospital will be allowed to detain you just because of these hospital bills. Dito sa ating ordinance, yung mga opisyal ng hospital will face sanctions, fines ranging from 2,000 pesos to 5,000 pesos in imprisonment of not less than 6 months. And of course, meron din tayong Republic Act 9430. Ito yung act prohibiting the detention of patients in hospitals for non-payment of medical expenses.
Meron tayong DOH Order 2008-001. At ito rin ang prohibit ng mga batas na ito. Yung sa 9439, in fact, ang fine dito ay 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos and imprisonment of not less than 1 month up to 6 months. Almost the same dito sa ating ordinance na ito.